Kailians, this is Bandongzki. So nandito po tayo sa Philippine Embassy para mag-attend ng Filipino Community Meeting. So ayan, nandito po. Ito po yung Philippine Embassy. So ayan. So guys, tara! Date lang po, napupuno na yung venue. Ayan. Filipino Community Meeting here in Vientiane Laos. Ayan. Nung mga nakaraang linggo, marami din kaming activities kaya iniimbita kayo. Pero yun, hindi talaga nakatutok sa concerns ng Filipino community nito. So ngayon, yan ang pakain namin sa meeting na ito. At saka, napaka-importante ho ng taong ito kasi sa kasaysayan ng Pilipinas at sa Laos. Noong January 14, nag-celebrate tayo ng 65th anniversary ng establishment of diplomatic relations. So, patagal na rin po tayong may relationship with Laos. Ngayon, may mga bagong faces dito. At saka, maski na sa embassy, may mga bagong faces. No? So, at this beginning of the year, let me introduce kami na sa embassy. Ako po ang yung lingkod, si Belinda Andre. Ako yung ambassador dito for the past nearly 5 years. Hanggang next year na lang mo ako. Pwede next year. So, ako nandito, kinokontinue naman namin yung mga program. Si, siyempre, ang aming vice consul, third secretary vice consul, si Carlos Morales, paalis na rin mo siya. Re-request ko lang yung ganyan, kasi ang dami namin activities, request ko na i-extend na muna siya habang wala pa kaming mahanap na magandang kapalit. Si Vice Consul Iris Vanessa Caranzo. Okay, tumayo ka ang aming pinaka-importanteng finance officer, si Ana Valena. Ang aming consular assistant and ATN officer, si Ranjin Kamongol. Consular officer namin, si Christy Yakunan. Protocol officer and alternate ATN officer, si Maan Pagdetablan. At saka ang personal assistant ko, si Jamie Meneses. And ang pinakabagong membro ng aming pamilya ang pumalit kay Lee bilang administrative officer, si Mr. Derek Oden. Ngayon, sa aming ang aming liaison din sa mga with the other government agencies, si Bay. Let's say, pumunta sa, unfortunately, sa jail or whatever siya sinasama namin. Okay, so hopefully, makinig kayo mabuti kasi mga importante ang mga i-discuss
namin ngayon. And may konting habang kumakain kayo, may konting quiz. I will give prizes. Makasagot kayo. Mga sagot na yung katanungan niyo. Cash. Okay. So, cash. We need cash. So, I hope you enjoy the evening. Magpapakain naman yung kami. Divide naman yung talk natin. Para hindi naman kayo magutang. So, after one part, kakain muna tayo. Tapos sa pagkumakain yung mga other things. So, yun na ako muna. And, huwag din makuha naman kayo sa meeting. And official driver ng embassy si Benji. So ngayon po, ang simulan na po natin ang ating mga tatalakayan tuloy po ng sa amin ng Consular. Maraming po tayong pag-usapan ngayong gabi. Kung may mga tanong po kayo, pinunta na lang po, may mga konting may mga papers ba sila? May mga papel kayo or kung wala kayong papel, mamihingi na lang kayo sa kahit sino pa sa staff po natin. Okay. Okay, so ito yung mga pag-usapan natin. Hintay na po. So yung una-una po yung consular services po ng embassy. So dito po kayo pupunta sa embassy kung i-renew nyo po yung passport or may mga documentary requirements po na kailangan i-submit sa Manila. So, una po, yung passport renewal. Ang requirements ng kanal po dito ay yung current passport nyo po, $60. Tapos mag-fill out po kayo ng application dito sa embassy. So, no need to bring any, yung mga passport size ID, dito na po lang kukunin. Yung mga ano po, kasal na po ng babae, may choice naman po kayo if you want to retain your maiden name sa passport or ano po, yung married name nyo na po. Kung gusto nyo po mag-switch to your married name, just bring your ano po, marriage certificate along with the other requirements po na ano, na-mention ko po before. Ito lang po, kapag nag-switch na po kayo sa married name nyo po, hindi po kayo pwedeng pabalik-balik. At then, yun na po, yung gagamitin nyo sa passport, yung married name nyo. Kung gusto nyo po mag-revert doon sa maiden name, kapag ano lang po kayo, annulled or ano, widow. For minors naman po, katulad po ni Baby dito, yung ano po, yung passport niya po, tapos rin po passport ng parents, ang ano po yung minimum na requirement natin sa mother. Yan, tapos po, fill out ng application, tapos $60 din po yung ano, yung sa passport niya. Kaya po minors the first time to apply. First time po, ano, yung birth certificate, tapos report of birth date po, kapag dito po siya pinanganak. You should, ano, yun po yung hinahanap na, tapos passport din po lang. Lost passports. So, kapag nawala po yung passport nyo, ang gagawin po, pupunta po kayo sa ministry. Tapos pupuntayan po kayo doon ng parang affidavit of loss na i-endorse naman po sa police. Kapag nakuha nyo na po yung ano, yung affidavit of loss from the police, dahil hindi nyo na po dito sa embassy. Now, at pwede na po kayo mag-renew ng passport. Ang importante po, maganda po na meron kayong photocopy ng passport nyo. Kasi kapag nawalang passport nyo, wala po kayong photocopy, you have to submit the birth certificate. Tapos po, kapag meron naman po kayong photocopy na, tinutuloy na po yung pagproseso. Except, you have to wait 15 days po para ano, ma-renew po ulit yung passport nyo. Kasi kailangan pa po namin i-notify ang Manila na i-cancel yung passport nyo. And that's also the time na kunwari po na hanap mo ulit yung passport nyo. Then ano po, pwedeng i-inform ang Manila ay i-ano, pwede po magamit to. Ang ano po, mas malaki po pala yung fee kapag lost passport, $150. So, may ano po kami dito eh, yung citizen's charter, parang nabug yun po. Pero, so magpunta nyo po dito during working hours, makikita nyo naman po sa chart yung kung magkano po yung ano, babayaran nyo.
So, ito po yung authentication. Ito po yung sinasabi na red ribbon. Kung ano po, familiar po kayo. Ibig sabihin po nito, any document po na galing dito sa Laos, i-authenticate po ng embassy, parang pinapatunayan na issued na po siya ng Lao government. So, yeah, pwede po itong ibang mga document po natin po yung birth certificate ng anak niyo. Kapag pinanganak po sila dito, i-authenticate po ng embassy yung ano, yung birth certificate niya. Ito lang lang po sa mga documents na ano, kailangan ng stamp. Ibigay ko po sa inyo yung mga requirements dito eh. Kailangan po kasi ng stamp ng consular department. So, kunwari po, certificate of no criminal record, 3 months lang po ang validity niyan. Kapag sobrang lang po sa 3 months, you cannot authenticate. Kailangan niyo po kinuha ng bago. Medical certificate, 6 months po. Diploma, statistics of records, 1 year. Ang authentication fee lang po namin $25. And you will need to bring your passport kasi attach po namin sa government. Yung employment contracts, ito po yung ano, karamihan po na yung authenticate po ng embassy. Kasi kailangan po i-present yung authenticated employment contract sa POEA, yung Philippine Overseas Employment Administration. Sila po kasi yung nag-issue ng Overseas Employment Certificate para makabalik po kayo kung saan mong bansa kayo nagtatrabaho. So, ang requirements po doon, yung employment contract, sinasabi po ng Lao in English version kasi po yung ano, yung Lao government, they would require the Lao version na itinihan nila. Tapos English naman po for POEA and also the embassy. So, ang mangyayari po, dadalhin niyo po yung employment contract niyo sa Ministry of Justice para ma-stamp po nila. Required po kasi yun ang consular department. So, step 1, Ministry of Justice. Step 2, consular department. Kapag na-stamp na po ng consular department ang ano, employment contract niyo, then you can bring it to the embassy along with ano po, your current passport. May mga nagtatanong din po kasi wala na daw po red label yung ano, yung authenticated ng employment contract nila. Okay lang po yun kasi inalis na po yung red label sa ano, sa process po namin. So makikita niyo lang po yung seal tapos yung pirma po ng vice consul. So ano po, ang fee po nun ay $25. So pagdating niyo po sa Pilipinas, ipipresign niyo po yung authenticated na ano, na kontrata niyo po sa POEA along with other documents na related po sa trabaho niyo. Kunwari po yung work visa, yung photocopy ng passport ng employer niyo, yung business registration ng ano ng company niyo po. Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa o may mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, baka na-mention nila sa inyo na pag-authentication, hindi nyo na kailangan pumunta sa embassy. Kasi nasa bansa sila na signatory to the Apostille Convention. Ang ibig sabihin nun, yung mga notary public sa mga bansang yon are kinikilala na ng Philippine government. Ang Laos po ay hindi signatory doon. So, doon pa rin tayo sa dati. Dito pa rin kayo pupunta. Pero kung sakaling maging signatory sila, in the future, we will inform you. Para hindi naman magdoble-doble yung ginagawa niyo. Kaya lang kasi bago pa lang yung implementation ng Apostille Convention, marami pa rin na mas gusto sa embassy sila pumupunta, no? Okay. But in the meantime, wala tayong problema doon. I-add ko lang po na nag-authenticate lang po kami ng kontrata kapag sa Laos po yung actual work site nyo. Kasi marami po mga Filipinos na palipat-lipat ng bansa. Kasi ano, same company pero palipat-lipat po sila. So ang ano, sa amin lang po kasi may jurisdiction po kami dito sa Laos. So we cannot authenticate kapag ano, ang trabaho nyo po ay nasa Thailand or kung ano man pong bansa. Kailangan niyo po dalhin doon sa embassy kung saan po yung ano, yung work sa inyo po. So, yung POE po kasi may standards po sila. So, kunwari, ano, required po sa mga contracts yung may minimum na salary, tapos yung healthcare, tapos kapag shipment of remains or kapag nagkaroon po ng gera, sila po yung ano, mag-repatriate po sa inyo pabalik ng Pilipinas. Thank you.
Ngayon dati talaga ang dinako. Number 2 na sa wag niya sa ang government contract. Aware po ang embassy na some of you have arrangements with your employers na instead of having health and medical coverage sa contract, bibigyan na lang kayo ng $100 per month or $50 per month as yun yung parang nagiging health and medical coverage. What that actually means is dapat may insurance kayo. Kasi if something happens, hindi kadalasan hindi sapat yung binibigay na $100 per month. Isang example dyan is yung isang teacher sa isang international school dito, ganun yung arrangement nila $100 per month. Pero nagkaroon siya ng atake sa puso, kinailangan siya ito with sa Konken. Ang naging bill niya is upwards of $7,000. So kahit i-compute ninyo yon, hindi pa rin sapat yon. Tapos nagkaroon tayo ng isang Filipino din dito, kinailangan niya mag-angioplasty. Nasa Thailand siya ngayon. So umabot ng humigit ko mulang 800,000 baht ang bill niya ngayon. So kung isipin niyo na ay hindi, kaya ko naman pakatatag lang para makapagpadala sa Pilipinas, isipin niyo rin po yung kalusugan mo. Kasi kapag may nangyari po sa inyo, kung huwag naman natin hiningin, kung may nangyari po sa inyo, tapos hindi kayo na-cover ng $100 per month, hindi kayo mahabol, hindi mahabol yung employers ninyo. So, as much as possible, lalo po ngayon na mag-end ang school term, if you can negotiate with your employers na kung pwedeng kumuha ng insurance, hindi naman po ano yung malang insurance, lalo na kapag group by group kayo. Tapos kung hirap naman po kayo makipag-usap sa employer ninyo, lapit lang po kayo sa embassy, tapos we can actually make representations for you with your employers. Tapos may mga contacts din kami sa mga yung mga magagandang insurance na we can link them para assure naman po na insured kayo. Punta lang po kayo dito kung may ano, kailangan po kayong i-authorize as your representative po sa Pilipinas. Kung ano po bumili kayo ng property, pwede niyo po silang i-authorize na ano, i-represent kayo doon sa transaction. Ating legal invitation and support, kapag may kapamilya po kayo na gustong i-invite po dito, pwede niyo pong i-fill out to. Rini-require po kasi ito ng Philippine ano, immigration. Kasi this is one way of ano po, addressing yung human trafficking bill po. Dati, I think, gumawa kayo ng affidavit of invitation and support for people na hindi nyo relatives. We are, you know, as a, para mabawasan yun, we will only allow it kung ang iimbitahin nyo is relative. No? Huwag may not be so strict, hindi naman kailangan direct. Mas kira kapatid or whatever, we will do that, pero kailangan relative. And you have to give us proof na relative nyo ngayon. Kasi maraming cases na iniimbita nila dito yung pala maghahanap ng trabaho. No? That is not a proper way of going about it. And before I forget, no, there was another, yung balik tayo sa task force. Reminder ulit. Kung alam nyo na ang kontrata nyo is due for renegotiation again or renewal, tingnan nyo yung passport nyo. Kung less than 1 year na lang ang natitira, mag-apply na kayo. Kasi dito, they did not, honor passports na less than 1 year ang validity. No? Reminder lang, everyone should know why tingnan nyo yung passport nyo. Kasi, hindi katulad no, na when you ask for a passport, instantly nandun kasi yung sinusulat pa. Pero ngayon, hindi eh. Electronically, yung data nyo pinapadala ka namin sa Manila. And then they send us your passports, which takes from 2 to 3 weeks. O minsan nga, 1 month eh. Depending on the circumstances. So please, everybody, while we always say 6 months or less, mag-apply na kayo, with respect to your employment, pag due for renewal, at less than 1 year na lang, mag-apply na kayo. 2021, expert ako ang pass. Next po, affidavit of parental consent for minor child to travel. Kung
kayo po may anak, minor child po sa Pilipinas at gusto niyo po na bisitahin kayo dito or gusto niyo kasama niyo na sila dito, kailangan niyo po na execute po ng affidavit of direct of consent and for minor child to travel. Kung may may representative po kayo na sasamahan po yung bata papunta dito. Bawal po mag-travel yung minors na mag-isa lang po sila. Parang DSW clearance, ito yung tapos po, NBA clearance application form. Hindi po kami nagpuproduce ng NBA clearance. Nagbibigay po kami ng application form. Pag na-fill out nyo na po yung application form, gawa rin po kayo ng SPA para yung representative nyo po sa Pilipinas ang mag-process doon sa NBI ng actual NBI clearance. Tapos po, report of birth, marriage, and death. So, kapag pinanganak po yung anak nyo dito, you have to report it to the embassy para po ma-process na rin po yung kanyang birth certificate sa Philippine Statistics Authority. Isa rin po yung requirement kapag first time makukuha ng passport si baby. Although hindi ko hawak ang consular word, napapansin ko, kasi dumadaan sa akin yung reports of birth na pinapadala sa Pilipinas. Karamihan sa mga reports of birth na ginagawa ay late reports. In other words, more than 6 months na yung bata. I would suggest, at hindi kami stricto, no? But in other posts, they are very strict about that. At parang may affidavit of explanation ka pa eh. I would suggest na yung mga nanganganak dito, please, before the 6 months is over, mag-apply na kayo ng report of birth. Thank you, Vice Iris. Now we're heading to the Assistance to National Services. Ito po yung isa sa mga pinaka-importante sa Kabanan Embassy. So, we're here not only to connect the Philippine government and the Lao government, but more importantly, nandito po ang embassy para pangalagaan po ang mga Pilipino dito. Regardless po of status, whether or not documented or undocumented, kahit ano pa pong status yan, illegal or legal, embassy po, tutulong po sa inyo po. So, ito po, during regular office hours po, bukas po kami for any type of assistance, mediation or counseling. Ito po, hindi po limited siya sa employer-employee relationship. Pag meron pong domestic dispute, pag may nang-away po sa inyo na kapitbahay or you do not feel safe or secure in your person or in your property, pwede po kayong tumawag sa embassy. Kahit na po weekends or kahit na holidays, accessible pa ang embassy through the emergency telephone number. Yan po yung duty officer telephone number po. We'll flash it again later, pero kung sino po gusto mong kumuha ng picture ngayon, pwede po. 24/7 po yan nakabukas. Nag-rotate po yan among the embassy personnel. So, kahit alam mo na po yan ng madaling araw or less stress ng madaling araw, may sasagot po ng phone. So, basta nangangailangan po kayo ng tulong, please, tawag lang po kayo. Kasi kadalasan po, especially after office hours, kapag for example, may nangyaring aksidente. Ang major reaction po natin, tatawagan natin yung mga kaibigan natin or followers, magpo-post sa Facebook. Kontakin niyo muna kami para makapunta po kami agad sa site para matulungan po namin agad kayo. Kasi na-experience namin noong December, may nagkaroon na collision. So, ang tinawagin muna nila mga kaibigan nila, tapos yun na, nag-update ng status sa Facebook or what. So, ang ginawa nila, ginawa nila yung sasakyan, yung motor. So, if they informed us immediately, tapos kung pumunta, nakapunta kami agad doon, that would be we would advise them not to move the motorcycles. Kasi important yan sa incident report ng police, at saka important din yan sa outcome ng case. So, dahil minum nila, hindi nung dumating yung police, hindi nila alam kung sino nakamangga. Well, kung iniwan nila yun, it would be evident, it would show kung sino yung nakamangga.
Hindi po sa use of social media, katulad po ng sinabi ni Vice Chief, minsan nagpo-post na lang. Ang maganda po, kasi po hindi po kami nakatutok sa Facebook 24/7. Hindi namin chinchat lahat ng profiles nyo, hindi ko napalagi sa Filipino Laos. Ang maganda po, i-message na lang po kami sa Philippine Embassy na Facebook Messenger. Kasi at least po yun, may notification. Para po, ma-action na din po namin agad-agad. And also, yung parang, let's refrain, ma-posing po yung mga sobrang graphic na photos. Kasi out of respect po doon sa family. Okay, and another thing, kasi tayo mga Pinoy, we tend to downplay kung ano man yung nangyari sa atin kapag the suit, for example, naninikip-tipid natin, ay, okay lang yan, kaya pa yan, inuman lang yan by Jessica or something, ipahinga lang yan. If may nararamdaman po talaga kayo ng feeling nyo grabe, do not hesitate to call us kasi baka, yun na, it might escalate into something worse medically or health-wise. May isa pong incident nangyari before, a couple of years ago, isang Filipino tumawag sa embassy doon sa duty phone. Medyo nagpapalpitik daw siya. So, sa ordinary Pinoy, sasabihin na, tulog mo lang yan, pahinga mo lang yan. Pero itong Filipino ito, conscious siya, parang feeling niya may mangyari. So, ang ginawa namin ni Mr. Jonas Pan, pinuntahan namin siya kasi wala siyang sasakyan, hindi niya alam kung paano tumawag ang ambulance, wala pang 1623 that time. Dinala namin siya sa Setadrat Hospital, hindi siya kaya. Dinala namin sa Mahoso, tapos ang sabi ng mga doktor sa Mahoso, mabuti dinala niyo agad kasi in about 1 hour, baka nagka-major heart attack na siya. Kasi his heartbeat per minute, yung BPM was 220. Ang normal regular beats per minute natin, 80 to 100 lang. Sa kanya, 220. Parang nangyayari. So, pag may nararamdaman kayo and you feel that magiging grabe siya, do not downplay it. Contact us and then contact your friends na pwede namin makontakt din so that we can get to you, so that we can provide you with the necessary assistance. Okay? Yung useless ang ID. So, nasabi ko, minsan inaabuso yun ng mga Pilipino. Ay, hindi naman namin binabawalan kasi sino may sample ng ID? Yung nation. Ayan. Ayan. Pwede nyo may ano. Minsan, di ba, sino na dito na sa checkpoint? Yung ng police. Ayan. May mga Pilipino dito, pag nahuli na sa checkpoint, ayan. Ayan, ito po. Pag nahuli sila sa checkpoint, tapos, ang ginagawa nila, may cash price yan. Pag inagawa ng pang beer lang. Inisip mga police, hindi ka bilang pa siyo, saka mo, bukin yan. So, ginagamit nila to para hindi sila matutoman ng 20,000 kit. Hindi po? We do not recommend that, pero probably, it works for you. Napahaw ka sa Pilipinas. Lapas na po kami nun. Pero marami po kami reports na natatanggap na ginagamit mga kumuling na ID. Yeah. Okay, so, ang susunod po natin, medyo ito po yung mabigat na discussion po natin, contingency planning. Alam po natin na yung Taal po is nag-erupt siya a couple of weeks ago and they're preparing daw for a major eruption. So, pag mayroon po nangyaring parang ganun din dito sa Laos, for example, in November last year, 21, nagkaroon ng earthquake, first time in the past few decades. So, yung contingency planning, ang ibig sabihin po niya, emergency planning, contingency ng embassy in cases that such disasters or calamities happen in Laos. So, para po malaman po ninyo kung ano po yung proseso, kung ano yung requirements, kung ano po yung pagdadaanan po natin in case na may nangyari po na emergency. So, yun po, security situation and risk assessment. Kasi gusto pong maging handa ng embassy. No matter what happens, gusto po natin maging handa for any developments dito po sa region, in the future or in the present po. Dito sa mga nakalagay dito, isa ang masasite nyo nyo, epidemics. Yung coronavirus, although sinasabi at nakatutok naman ang Ministry of Health dito, the incidence, the likelihood rate is very high. The likelihood is very high.
And of course, maraming rumors na lumalabas. Tapos lumabas na na, totoo namang may suspected case sa Mikaka Hospital. Pero ano talaga, doon na ngayon isi-send lahat ng mga suspected cases. But kung maging pandemic yan, malamang kung naging pandemic yan and the close down ang mga schools, ang mga offices and whatever, ang next recourse natin, because we cannot stay here forever, baka magutong tayo, the next recourse is to make arrangements para makauwi sa Pilipinas. Example lang yan, no? But like I told you, we are a bit surprised kasi may mga cases na sa Singapore, sa Thailand, dito wala pa. When actually, dapat mas mataas na yung likelihood na may cases dito. Pwedeng na-contain because kung pansinin nyo, no? Mukhang ang Chinese community is on lockdown dito. Diba? Diba? Quiet na quiet yung ano eh, celebration of Chinese New Year. Yes. Kung napapansin nyo, nahihira kayo makakita ng Chinese out the streets. Kanina dumaan ako sa Lalong Lao Plaza Hotel and doon sa Simon. Dati eh, ang daming mga Chinese dun. Ngayon parang... So anyway, tama yung sinasabi ni Ambassador that among these, yung spread of epidemics right now is the closest reality that we are facing. Kasi, number one, war. Eh, alam naman natin ang Laos, it's very peaceful and wala masyadong kinakapihan yan. Naglalaro lang yun yan between China and the US and the other regional powers. Civil war, yung Hmong Rebellion, matagal ng Laos yung news na yan. So, hindi na siya relevant. Breakdown of law and order, hindi rin masyado. Kasi yung rebellion niya, wala na. Ito, expulsion of foreigners should extremists gain control of the government. Ito, last year, parang medyo may relevance pa siya kasi yung ISIS, nabalitaan dati meron daw sa Thailand. Pero hindi nakarating dito sa Laos. So, this is what we should be preparing now, and this should be i-involve namin kayo. So, ito po, basically, yun nga po, we're preparing for political threats, territorial threats. Itong territorial, kung natatandaan nyo po, yung sa Cambodia at saka sa Laos, meron silang konting misunderstanding doon sa border sa Strong Treng sa southern Laos and northern Cambodia. Pero wala naman pong Pilipino na naapektuhan doon. Kung may maapektuhan po sa Pakse, sa Atapu po, pero hindi po nag-escalate ito. And ito po, epidemics. Yung polio, polio was present in Laos from 2015 to 2016. In January 2016, it was actually declared a national epidemic by the Lao government. So ngayon, ang hinaharap natin ngayon is yung coronavirus na tulad ng sinasabi ni Aba, the Lao government seems to be downplaying it. So, hindi natin alam kung anong paniniwalaan itong social media kasi social media nagpo-post na ng pictures na sa Mitaka, sa Hospital 103, meron confirmed. Pero ang sinasabi ng Lao government, their minister, health minister, si Bong Kong Siabong, sabi niya wala kong presence ang coronavirus dito. Pero yun nga, in case that there is that it escalates into a pandemic, you need to know what to do and you need to know how to coordinate with your employers, your families, and more importantly, the embassy. So ito, lalagpasan na natin. Ito, the embassy, yung emergency management team. So the embassy is your emergency management team. The embassy's chancery in Vientiane, ito po. Ito po ang mag-serve as the command center for the implementation of the contingency plan. Ang crisis management and security team, which will lead the implementation of the plan, will be composed of yung head of post, si Ambassador Antepo natin, as the overall coordinator. So, ito po, yung administrative and logistics coordinator kami po, and then liaison officer. Ito po, important to, kasi siya po ang makikipag-usap sa Lao government, siya po ang makikipag-liaise to get the accurate, correct information from the Lao government agencies, the international organizations such as WHO, as well as yung mga local, yung mga village chiefs. For example, nagkaroon ng pandemic, nag-escalate ng coronavirus. Identify ng registered case sa villages nyo. So if we requested, if the liaison officer of the embassy requested, oy, village chief ng sa kantong, ilang pong Pinoy dito? So sabihin na,
oh, may 400. So, hahanapin namin yung 400 na yon. So, anyway, transportation officer, siya po ang bahala sa pag-isip kung saan magkakaroon at kung saan hahilapin yung transportation, yung logistics po, yung vans, yung pag-arrange po ng mga flights. And of course, medyo importante po ito, financial management. Yung finance officer po natin ang mag-ascertain o mag-determine kung yung funds na gagamitin po. Kasi, hindi, for example, coronavirus nag-escalate. Tapos lahat kayo nag-request na business class. Papunta ang Manila. Ay sasabihin ni FO, ako rin. So, we have to, yun nga, yung resources po natin, kailangan po natin i-manage ng maayos. Correction lang, no? Because if you think na nagkagulo dito, the government is going to pay for all of your expenses, mali mo yun, no? Because the first line of ano natin is your employers. They have a very important role to play in the manner in the contingency team. Which is why what we are going to do, especially sa mga the schools, SWESO, and you know, we will ask you about ano yung contingency plans niya naman in turn para, you know, mapag-isa. No? Kasi karamihan sa inyo, we will be coordinating with them. Hindi yung kami lahat ang babayad because limited din naman ang funds ng Philippine government. And tama po ang sabi ni Ambassador, ang employer po ang unang takbunan po natin and it should be determined by the contracts. Sa lahat po ng umatid ngayong gabi, ang nakikita ko lang po ay isang company na compliant dito. Doon sa USO po, yung contract po nila, yung employment contract nila, may provision po doon na contingency plan. In cases of emergency, itong employee na to ng WESO will be repatriated immediately to the Philippines. So it can be war or force majeure or natural disasters, calamities, whatever. So sila pa lang po yung compliant. So ang suggestion din po natin, and supported naman po yung allow labor law, in cases of emergencies and natural disasters, kailangan sagot po kayo ng employee ninyo. Hindi kayo pipitawan ninyo. So, next. So, eto, as yung Pakse, we have one in Sabanaket and one here in Vientiane. Kitisa has one here and has one in Luang Prabang. So, for example, sa Kitisa, school systems, pwedeng isa ang country coordinator, tapos may provincial coordinators kayo for Luang Prabang and for Vientiane. Pero ang kakausapin na namin is yung country coordinator nyo. So yung country coordinator, ang bahala mag-farm out ng information sa Kitisak Luang Prabang at Kitisak Vientiane. So for example, sasabihan namin na ano na nagkaroon ng calamity or ng war sa Luang Prabang. Tapos, ang kukontakin namin, hindi Kitisak, hindi KIS Luang Prabang. Ang kukontakin namin ng embassy is yung country coordinator ng Kitisak. KIS. Tapos yung KIS, siya ang mag-ano ng information from the KIS Luang Prabang. Para malinaw po yung ano. Kasi pag dumiretso po ang embassy sa KIS Luang Prabang, baka may mag-bypass po ang procedure or requirement or hindi pa vetted yung information. Kung baga we're acting on 60% of the information namin. Tapos, kaya rin po importante yung embassy registration kasi gusto rin po namin makita kung nasaan po kayo. Example po, noong 2018 po, yung nasira yung dam doon sa Atapol, nakilala lang po namin mga apat na Pilipino noong nag-outreach po kami doon sa Southern Laos. Tapos po, hindi namin alam, 20 plus na po sila. Pero nakontak po namin sila kasi may nag-register po from Atapol doon sa company na yun. So ano po, yung parang for ease of communication na rin po ito. Tsaka yung for the peace of mind of your relatives and families din sa Philippines. Kasi marami po kami natanggap ng mga tawag regarding, ito po, nasa ato po siya, ng flash floods, kamusta na po siya. Hindi naman namin masagot ng ISOE po, hindi siya nakaregister. So mahirap po, yun nga po, tulad ng sa ating Iris, when we went there, we only met 4, but we did not know that 20 plus na pala sila. But yung contact namin doon, yung isa nag-register, buti sinabi niya, sir, okay po kami lahat dito, above ground po kami, mataas yung
site po namin. So we're safe po. Tapos he was the one guaranteed for the safety of the other 20 plus Filipinos there. Okay, so for emergency contact information po, ito, dito lang po ito sa Vientiane, except for the fourth one. Fire, Police, Friendship Branch, Law Immigration, and Security Police of Vientiane. Of course, meron po yung 1623 na emergency number, pero kasi kapag hindi kayo daw, hindi po kayo makansin. Personally, na-experience ko po yan, I witness a hit and run sa mga patusay. Tapos tinawag ko po, eh medyo konti lang yung pasalaw na alam ko. Tapos yung kundawa, po, konti din ka, tapos binabaan ako. Tapos it was something which was raised sa social media. Anyway, kaya ang sinasabi namin, huwag kayong rely ko sa 1623. Rely on these numbers. Pero itong Friendship Bridge, kami po ang mag-coordinate dyan. If you need to cross the border for medical purposes, medical emergency, kami po ang bahala ng contact dyan. Inform us, we will escort you at least at the Laos side of the border. Okay? So, we'll flash this again later. Okay, so hospitals in Vientiane. Ito po yung medyo matitinong hospital dito, mga malalaki. And medyo professional sila. What we can vouch for is actually Alliance International Medical Center kasi they have an arrangement with the border, with the Lao border and with the Thai border. Kasi yung borders po, nagsasara ng 10 o'clock. So any other hospitals here, hindi po sila makakalusot. But Alliance can. Kasi may arrangement sila. So, pero may isa pa, and we'll flash the number later, yung Bangkok Hospital, Udon Thani. So for example, ma-confine kayo sa hospital and you need to cross over. In-identify yung Bangkok Hospital. Bangkok Hospital will coordinate with the Lao border and Thai border. Hindi po ma-hospital. That's why we're confidently saying na itong alliance lang, they're the only ones who have this agreement or understanding with the borders na talagang ipubuksan yung border para makalusot niya. And aside from that, French Clinic, Lawasian Hospital. So, ito po yung medyo may mga medical expertise naman po. So, ito po lang talaga ng medical expertise and equipment. Minsan may equipment sila, pero hindi nila alam kung paano gamitin. When we had that smile trade project, yung left lip mission surgeries, yung sa hospital 103, this was just 2018. Very brand new yung mga anesthesiology machines. No, naka-plastic pa. No one knew how to operate. Hospital 103. So, ayun po. So, as a last point po, pag medical emergency po talaga, we stress that do not trust the medical system. Huwag niyo po pagkati walaan masyado, lubusan. Tawid po kayo kung talagang medical emergency. Tawid po kayo sa tayo. Okay, so 2 moments later. It's dinner time na pala. So ayan, dinner na. Amin mo na, John. And so ayan, lumabas lang ako nag-CR, pero kakain na siya. Kakain na pala siya. So ayan. Let's eat. So we are here in Embassy. In Embassy. Yeah. So ayan. So, yun yung mga single. Ito naman yung double-double. Charot. So, follow niyo po ako sa Bandongzki. Ayan, subscribe niyo po ako sa sa YouTube channel ko, Bandongzki. At yung subscribe ka na dyan sa channel ko. Ayan, sa ato. Anong pangalan mo, te? Ano pangalan mo, te? Mara. Si Ate Mara. So, bago lang po siya dito sa Laos. From Itogon. Right? Ito kong binggit. So, ayan. Welcome to Laos. So, po, no. Ayan. May linya ko siya. So, ayan. Nagyan ka na agad. Hi. So, Sir JC. Ayan. Linya po tayo. Kakain mo. Charot. Hinilay ko naman po.
kain na po. Tara, tara. Ayan, patangin ko. May shop ako, pansit. Nakakain na. Nakakuha na po kami ng pagkain. So, ayan. Kain na mo. Shout out Ate Risa. Ay tayo, hindi na. Hindi ka na. Huwag na naman bad trip. Walang bad trip, ha? Kain na. Upo tayo. So, ayan. John. Drinks. Two moments later. Ano po ang ibig sabihin ng alert level 3? Voluntary. Voluntary exit. Evacuation. Wala na, departway. Departway. Voluntary departway. Basta plan ang last. Yung kay Ban. Voluntary death ride the white van. Tatayo ka agad din magsasagot, ha? Tatayo ka agad. Sabihin nyo, ano ang emergency call number na kasi? 5-5-5-8-7-8. Sa itong ulo ko, charot. Pero 5-5-5-8-7-8. Same. May chocolate. Five, three, ano po yung pangalan ng dalawang fund na pinuprovide ko ng ATM government sa mga Filipino ATM legal fund? ATM legal fund? ATM legal. Ano ATM, sir? ATM at saka LAF. LAF. Ano yung ATM? ATM. Attention. $60. $60 yourself and your application form. Tatayo po kayo, hindi lang magkasa sa kamay. No. Personal. Pwede yung gito niya application form. Ay, tapos na po. Tapos na po yung game. Video pala. So, ayan guys. Thank you for watching. So, kumain na tayo mag-close. So, ayan na nga guys. Nandito po tayo sa likod ng Philippine Embassy. So, ayan yung susual. So, ayan. Ito pa ang Central Rizal. Ayan, sinong Loibra, ayan. Vlog 2.
Ayan, shout out. Ang ganda. Isa sa mga pinakamagandang officer dito sa embassy, si Ma'am Loida. Pag may problema kayo, hanapin nyo lang po siya, si Ma'am Loida. Ayan, di ba ang ganda? So, balik po tayo sa loob. So, ayan. Na-sentensya na talaga siya. And thankfully, life imprisonment ng sentence niya. Kasi lahat ng mga dinala nila, yung amount, punishable by death. Oh my God. So, yes. Sa Lalo, if you're carrying more than 3 kilos of crystal methamphetamine, punishable by death na yun. Eh sila, more than 3 kilos yung dala nilang lahat. Yung January 3 kilos sa ato yung dala niya, the one arrested in May, 5.2. Yung June ang pinakamalit, malaki, 19.4 kilos. Ang report po sa atin, 7, pero ang sabi ko is 19.4 kilos. Tapos yung last is around 7.2 kilograms. So, thankfully, kasi yun na. Kasi, if you remember, there was a news article, or there was a news which came out a couple of weeks ago that 22 people were arrested in Sabanaket. Na, they were also drug couriers. Mga law nationals to. Tapos, pinatawag sila ng death penalty. Natakot kami nun kasi alam namin na there is a moratorium on the death penalty. No? Pero we are being very careful kasi ayaw namin maulit yung nangyari in Indonesia na may moratorium nga. Tapos at the last minute, biglang binalik nila. That's why, inaasikaso din namin na at least hindi mag... Well, of course, they have to pay for what they did, but huwag na lang death penalty. So, yun po. Just be careful po. If someone asks you, nagaling na kabalik kayo ng Pilipinas, uy, pare, mare, kagawa lang naman to, bag na to. Bigyan ka tayo ng $1,000. Ako may babae ng ticket mo. So, exercise due diligence. Mag-isip-isip po tayo. Hindi po yung sa pangangailangan natin sa pera, yun lang yung mananain sa atin. Kumbaga, mag-isip din tayo. Kasi, tulad nila, ang isang taon na sila nakatulong at yung sinisipol, kawawa yung pamilya niya sa Pilipinas. So, ang gusto kasi nga, get rich quick. So, ayun ang napala nila. So, yun po, exercise caution, due diligence, and yun nga po, we consider this a transnational crime kasi lahat po sila, they have many similarities. Ang mga recruiters nila based in the Philippines, operating in Subic and Manila, and all of their syndicates involve African nationals. So, ayun po. Kapag may suspicious activities po kayo na machikan or ano po, basta anything suspicious or raises your concerns or gusto nyo lang po ipagpaalam sa amin, please do so. Tulad nga po ng lagi namin sinasabi, hindi po kami magsusuklo o magpapareport o magpapatulong ng Pilipino. Hindi po mandato ng embassy. Narito po kami para protect ang po. So, ayan po. Second is yung Filipino Blackjack Gang. Patuloy pa rin po ang pag-operate nila pero parang ngayon medyo naglalayo na sila. So, na-aresto sila noong June 2016, September 2018. Tapos, yung mga na-aresto dito, dinireport namin sa Pilipinas along with a recommendation na i-ano yung passports nila. Karamihan doon ay nagre-reapply. Nag-apply for renewal of passports. We were very strong on, at hindi pwede. Maski na hindi sila napatungan ng ano dito, you have to, interview them, ask them to give an affidavit about the what happened here. Diba? Kasi at maraming, sa totoo lang, no, ang experience namin sa receipt of this is marami. No, pinapatawad namin, get the passport, tapos the next time, uulitin. Kasi some of these cases, apparently, especially yung mga na-arresto dito, no,
repeat offenders, nagawa na nila in Cambodia, nagawa na nila sa Thailand. No? So, we were very strong. Ay, hindi. Huwag niyong bigyan ng passport unless ma-explain nila ng todo-todo. They will have to say kung saan sila galing, ano pinagagawa nila. I mean, you know, you meant to get a clearance from the law government. Na mukhang hindi na yata sila bibigyan ng clearance kasi yung mga pangalan nila naka ano pa rin sa Department of Public Security. Yun ang pinabasic namin eh. Usually naman, every Filipino is entitled to a passport. But in this particular case, they were arrested here, although they were not charged, they required na kumuha sila ng clearance from the Lao Embassy. So, tama po yung sinasabi ng ambassador. Kasi may narinig ako yun na, hindi kasi may freedom of movement, may freedom of locomotion tayo, basic human rights. Yan. Pero, when the interest of the state or public policy dictates, hindi kayo ma-issue ng passport if, yun nga po, tulad ng sabi ng ambassador, recidivist kayo na this kayo yung issue kay passport, magkakomit kayo ng transnational crime, tapos ibabalik-deport na naman kayo sa Pilipinas. Especially kayo sa kalita ko dito, kasi for the longest time, ang ganda ng reputasyon ng Pilipino dito sa Laos. Nasira dyan eh, sa Pilipino blackjack lang. Okay, at nasisira din because of the drug news, no? Kung tatanungin ninyo, yung Pilipino blackjack gang nag-originate yan sa Cambodia. Subukan ninyo pumunta sa Cambodia na yun. Tapos, matumali kayong ibang nationality kayo. They will treat you with warmth, smile sila sa inyo, banggitin nyo, ay, Pilipino pala ako. Saka kayo susungit na yun. Oo, kasi may mga Pilipinos na nagbakasyon sa Cambodia, nagtatapa sila, bakit sumisunit ng mga Cambodia? Hindi, as a people. Oo, kasi Cambodia, nag-proliferate yan nun eh. Blackjack gang. Kung i-search na sa internet, sa Google, Pilipinong Blackjack gang, makikita niyo articles from Phnom Penh, yung mga nahuli sa Siem Reap. So, ayan, sinu-search na. Anyway. So, aside from this, bago dito sa... Okay, using the Philippine passport as collateral. Reminder po, hindi po sa inyo yung passport niyo. That passport you're holding, kahit na nandiyan yung larawan nyo, yung detalye nyo, kung saan kayo pinanganak, kailan kayo pinanganak, that remains the property of the Philippine government. Hindi po ninyo pag-aari yan, and hindi po yan pwede i-confiscate sa inyo, kahit sino. Kahit kami, embassy, kapag sinabi namin na-confiscated yan, without due reason, hindi po namin pwede gawin yun. More so, doon sa labas. Kasi marami kami narinig ng mga reports na yung passports, pinakumpis ka ng mga polis. Hindi po pwede yun. Pwede nyo silang bigyan ng copy ng passport nyo, pero against the law na international convention po yan. Yan ang convention on consular relations na hindi nila dapat confiscate ang passport ng sending nation. So, also, ano lang po, under the passport law po natin, yung Philippine passport nyo po, it is the highest form of identification. Kahit kahitin nyo po sa amin yung driver's license nyo, GSIS, kung ano man, mas mataas pa yung Philippine passport. Why? Because you can use it overseas to ascertain that you are a Filipino. So para i-analan po sa inyo yung kapangyarihan ng passport na yan at saka na hindi yan talaga sa inyo. May isang Pilipino dito, temporarily na-detain siya. Tapos yung passport niya, nirelease sa amin. Pero after a couple of hours pa, nirelease yung Pilipino sa amin. So ibig sabihin talaga, yung passport na yun, kasi kung isipin nyo, tao eh, mas importante kasi yung passport. Pero according to them, they don't have a right to detain the passport. They might have the right to detain a Filipino national, pero they don't have a right to detain the passport once the embassy claims it. Okay, so
Okay, kapag ito pala, using the Philippine passport as collateral, pag kailangan po namin o pag may nag-report po sa amin na ginamit niyo po ang Philippine passport ninyo as collateral, yung first warning po, yung first offense po, you will receive a warning. And second offense po, actually, mabait kami kaya may warning. But the actual regulation state na once you do it, kailangan kumpiskalin na yan at i-cancel. So, I'm warning everybody. So, ito na po yung warning. Yun yung actual oh, tapos, yun nga, once, yun nga, hindi na po kayo na-issue ng passport. Nangahalay. Okay, so tulad ng sinabi po namin, huwag po yung gamitin na collateral passport nyo or anything else kasi paano po natin sa lahat, lahat po tayo nandito nagtatrabaho as OFW News. We should be beneath our means. Huwag po tayong masyadong magastos or maduho. Kasi yun nga, nandito naman tayo para magtrabaho eh. Kasi the fact that you're asking for a loan or using collateral, ibig sabihin, hindi enough yung tinikita mo. So kung hindi enough yung tinikita mo, I think you would be better off in the Philippines kung ganun-ganun yung paso. So keep that in mind. Kasi yun nga, OFW style dito, nagtatrabaho. Bakit natin ko lang kumuha ng loan? Ano ba yung pinag- kakagasusan natin, ah hindi yun, may bago yung kami kotse dito na binili, kailangan di ba ng kotse? Mas maganda ba ang investment niya sa Pilipinas lang, ng lupa? Yung mga ganun ba? So, there's no reason for you as OFWs, there's no reason for us as OFWs na mahumuta, namimulta, namimulta. Okay? Next. Kaya po sila masyadong road manners, road conduct. Tanungin niyo po sila ano ang right of way, hindi po nila alam. Tanungin niyo sila ano ang primary road. Sino po sa atin nakakala ng primary road? Oh, yeah. Primary road, secondary road yung mga eskinita. So, ang right of way, kapag primary road ka, ito ang dapat dumaan. Kapag nabangga ka, primary road ka, ang may kasalanan, yung galing ng secondary road. Yung mga ganun ba? Tapos yung pagsisignal, bihira ang mga lang na gumamit ng signal. Tapos na-experience nyo kapag kahit red pa yung traffic light, pag wala sila ng diretso, go. So, lubos na ingat ang kailangan natin gawin dito. So, aside from us, please, napanood nyo nga yung meeting na naganap dito po sa Philippine Embassy Laos. So, ayan, thank you for watching. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Bandongzki. See you to my next vlog. Bye-bye!